Magandang araw. Si Paul ng Paul Computer, okay? Meron naman tayong magandang topic ngayon na pag-uusapan, okay? Naranasan na ba ninyo na meron kayong naririnig na parang maingay, maingay na tunog doon sa kuan ninyo? Sa system unit, ano? Alam ninyo, wag ninyo isawalang bahala yung mga tunog na naririnig ninyo kay sa computer ninyo, kay lalo na sa system unit. Okay? Kasi hindi ninyo alam ano yung tunog na yan ay maaring doon sa kwan, sa processor, no? Kasi yan yung kwan yan yung delikado kasi masisira yung computer niyo kung sakaling kwan yung blower, kasi usually yung ingay na naririnig niyo ano usually nanggagaling yan sa mga blower ng computer niyo. Meron akong ginawang video tungkol sa blower, ano, kung paano ayusin, kung paano linisan para malakas yung ikot niya. Okay? So napaka-importante na alamin ninyo kung saan nanggagaling yung tunog na naririnig ninyo kung sakaling nag-iingay yung system unit ninyo. Okay? Kasi yung iba sa atin ano, yung tawag nila sa system unit is CPU, okay? So gusto ko lang linawin ano, pag sinabi mong CPU, iba 'yan. Kasi ibig sabihin ng CPU is Central Processing Unit. Processor 'yan, okay? Processor ng computer 'yan. Okay? So ang tawag sa yung box ano, na merong casing tapos nandun yung motherboard, processor, lahat ng mga devices ano, yung tawag dyan is system unit. Okay? So huwag ninyong isawalang bahala ano, kung meron kayong naririnig na kwan ng mga tunog. So tingnan ninyo kasi kwan yung delikado kasi dyan, yung na pwedeng masira yung computer ninyo, yung mga blower na nandun sa kwan, sa processor, sa power supply, saka sa video card. Okay, so isa dyan, ano, na kapag na-overheat, maaring hindi kayo makapag kwan, maaring masira yung computer ninyo, hindi ninyo magagamit yung computer niyo, okay? So simpleng ingay lang na naririnig ninyo na parang parang grill. So kung meron pala kayong mga ibang topic na gusto ninyong malaman ano, merong search na yung parang magnifying glass sa baba lang ng video na to ano, para hindi kayo mahirapan ano, merong i-type lang ninyo yung keyword na mga gusto ninyong malaman tungkol sa computer. Okay, so okay, maraming salamat. So punta na tayo sa doon sa tutorial talaga sa itong video na ginawa ko. Okay, simulan na natin. So kung napapansin ninyo ano, lahat ng mga system unit meron siyang butas sa left side at saka sa front na pwedeng paglagyan ninyo ng blower fan. Okay? Tapos naghanda ako ng mail saka
female na connector para dyan natin ikabit yung blower fan. So huwag ninyo ikabit direct yung blower fan sa wire ng power supply. Okay? Para pwede nyong kwan, pwede nyong ilipat-lipat in case na kailangan ninyo sa kabila, sa ibang system unit ninyo. Okay? So yung kailangan lang natin dyan, ano, yung gagamitin natin na wire dyan is yung yellow 12 volts positive at saka yung black as ground nya. Okay? Okay, karamihan ng kuwan, ano, marami kasing nagkakamali dyan, ano, kasi yung wiring na nandun sa blower, meron siyang red na wire at black na wire. Yung red na wire, tinakabit nila sa red din na wire dun sa power supply. So mali yun kasi yung lalabas na voltage ay 5 volts lang. So yung red na wire dun sa power supply is 5 volts lang. Okay? So ikabitin nyo yung red na wire dun sa yellow. Kasi 12 volts kasi yung input voltage niyan ng blower fan na yan. Okay? So kapag 1 lang, kinabitin nyo sa red na wire, ikot din naman, kaso lang mabagal. So hindi niya kayang palabasin yung alikabok dun sa loob ng system unit ninyo. Okay? So tulad sa tinuro ko kung paano ayusin at paano linisin yung blower fan, tingnan nyo na lang sa ginawa kong video. Okay, yung purpose talaga, ano, ng blower sa system unit ay para mailabas yung alikabok doon sa loob. Hindi maipon yung alikabok doon sa loob, hindi uminit yung system unit ninyo, maiwasan yung overheat. Tapos hindi maipon yung kwan, hindi din maipon yung alikabok doon sa heatsink ng proseso ninyo. Okay? Alam nyo kasi kapag wala kayong exhaust fan or blower, ano, yung dust or yung alikabok, sisiksik yan doon sa heatsink ng proseso ninyo. Tapos kapag nangyari yun, magkaka-cause ng overheat, masisira yung processor, masusunog, so masisira yung computer ninyo. So napaka-importante na meron kayong exhaust fan para bago pa pumasok dun sa loob yung alikabok dun sa may heatsink ay ilalabas na siya ng exhaust fan ninyo. Hihigupin ba o hahatakin siya palabas. Okay? So, tignan ninyo ng maigi kasi yung red na wire dyan ay kakabit ko sa yellow na wire.
sa 12 volts positive. Okay? Huwag nyo ikabit sa red, ha? Sa yellow, kasi 12 volts yan, hindi yan 5 volts. Yung blower natin is 12 volts. Maliit man or malaki, 12 volts lahat yan. Okay? So, gumamit kayo ng electrical tape na yung maganda ang klase. Yung ginagamit ko is yung Focus na brand, Omni, o di kaya ay yung Propo. Okay? So, syempre, kapag binalot ninyo ng electrical tape, tapos hindi tumikip, malaking problema yan. Kailangan malakas ang kapit. Okay, kasi pagtagal, matatanggal, pwede mag-cause ng short circuit. Tapos kung maaari, tignan ninyo, baka merong mga open wire. Okay, dapat nakabalot lahat. Hindi exposed. Okay, so kakapit na natin, kailangan malakas yung ikot niya, kailangan malakas, kasi malakas para makaya niyang higupin lahat yung mga likabok na nandun sa loob ng system unit ninyo. Okay, so kapag kinabit na ninyo sa system unit ninyo, okay lang na dalawang screw lang para hindi kayo mahirapan kung lilinisan na ninyo, kasi tatanggalin nyo na naman ulit yan eh. Okay, so lagi nyong tatandaan yung purpose ng exhaust fan na yan eh, para hindi maipon yung alikabok doon sa loob ng system unit ninyo, hindi uminit, hindi makakause ng overheating sa processor din ninyo. Okay, so kung meron kayong kuan dyan, yung alam niyo yung malakas na blower, okay din yan. So, tingnan ninyo, dapat pag nagkabit kayo ng blower, dapat yung direksyon ng hangin pupunta sa labas. Okay? So, maraming salamat. Sana ay nakatulong naman ako dito sa ginawa kong video. Maraming salamat sa panonood. At hanggang sa uulitin na naman na gagawin kong mga video. Okay? So, huwag kalimutan mag-subscribe at i-share, para makatulong din tayo sa iba. Okay? Maraming salamat sa panonood.